So guys, nandito na naman tayo, nagbabalik sa loob ng Secret Fresh at Rift Manila para i-check kung ano yung mga available sneakers dito kasi balita ko ang daming mga magaganda at bagong sneakers dito. Tandaan nyo. So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Secret Fresh at sa likod ko, ito yung Rift Manila. Diba? So ang dami nilang mga bagong mga sneakers dito. Kung nakikita nyo yung vlog ni Boss Big Boy Cheng, ang dami nilang mga in-unbox sa sapatos. Nandito lahat. So hindi ko lang alam kung nabili na yung iba, pero check natin sila isa-isa. So yun guys, ito. Yan yung mga sapatos. Diba? Tapos yun, yun na nga, nag-vlog sila Boss Big. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga available na sneakers dito sa Rift Manila. Para kung meron kayo gusto, mapuntahan nyo. Pwede nyo mapunta. Tayo sa Rift Manila kasama si Bangkay. Nabuhay. Nabuhay. Actually, nagbakasin ako. Saan? Europe. Nasa live unboxing tayo ngayon. Mga sila Boss Big. Video sila ngayon. So yun guys, ito. Yan yung mga available na sapatos dito. Ito. Yung Vapor Street. Alam ko, nag-unbox tayo nito. Ito yung black na colorway. Hindi ko alam kung magkano yung price niya dito eh. No? Yung iba kasi wala pang mga price. So, meron sila eh. Tatlong colorway available dito. Kung naririnig nyo sa background, gumagawa silang video nila Boss Biggs na anti-shoot na si Lolo Swaggy. Matayo, habang nag-vlog sila, vlog din tayo. Dito naman tayo. So yun, ito NMD. Ito, hindi ko alam anong tawag dito. Diba? Pero pakita ko na lang sa inyo. Ito ang pangalan nito. Equipment Support. Ito naman, Israel. Tapos ito naman yung Glow in the Dark. Diba? Sobrang glow in the dark. So ito yung consortium na 4D. Ito may zebra tayo dito. Ito Ultra Boost na multicolor. Kakaiba. Ganda. Tapos ito naman yung Holy Pack ng NMD na Pharrell. Yun, isa pa, ang dami. Mayroong mga iba-ibang kulay na Cortez, diba? So meron dun parang ano to, parang pink na red. Tapos gray, ito Miami Vice color, red. Ito naman guys, Turtle Dove. Medyo mamahalin to. Isa to sa mga unang. Easy. May lumabas. Diba? Tapos Israel ulit. Ito naman Blue Tints. Ito NMD. Meron kalabasas doon. Ito creams. Diba? Creams na Yeezy 350. Ito naman analog. Ito naman black static. Diba? Na reflective. Reflective version to guys. Ito reflective version to. Ayos to. Ito naman yung 500 na snow. Ito naman yung bone yata ito. Ah, hindi, blush. Blush to, guys. Blush to. Ito yung blush. Ito yung bone. Ito pala yung... Ito yung bone. Diba? Yan yung mga kulay niya. Hindi masyadong nagkakalayo, guys. Diba? Stone, blush, bone. Ayun. Tapos ito pa. Mayroon pa ditong NMD na vape. Ganda rin to guys, ito medyo, magkano ba to? 27,500 eh. Ito yung magandang colorway. Ito naman sa baba, analog ulit. Dito naman, salt yata. Ito naman, salt yata. Ito, blush ulit. Dito naman yung black na, ano, limited din to eh. Yeezy 350. Diba? Price niya, oh, 77,000 guys. Sobrang mahal. Ayos din. Ito naman guys, Moonrock yata ang tawag dito. If I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Or Oxford Tan. Hindi ko maalala kung Oxford Tan. Parang Oxford Tan yata ito. Ayun. Ang price niya, 49,500 pesos. Diba? Ito naman yung Wave Runner. 700 V1. Ayos din. Available. Walang price. Hindi ko makita yung price guys. Pero available siya dito sa Rift Manila. Ito naman guys, medyo rare din to. Ito yung species na NMD human race. Diba? Ni Pharrell. Ayos ito. Sobrang mahal din ito guys. Price na 44,000. Kung NMD na to. Panalo din. Ito naman guys, sa taas yung mga off-white na dunks.
makikita nyo, iba-ibang colorway. Lahat ng colorway meron sila, pero maliliit na size yung mga nakikita ko dito eh. So ito guys, meron din dito na black static lang. Dito reflective, kanina napakita ko yung reflective. Tapos ito naman yung U-Shield. Available din dito. Diba? Meron pang isa pang zebra doon. Ito naman yung waffle racer guys. Meron din silang lahat ng colorway. Pero yung mga sizes nila, medyo iba-iba. Limited na lang. May malalaki, sobrang laki, or sobrang liliit. Uy, may Balenciaga din pala dito guys. Element 87 na undercover. Ito naman mga Vans. Yun ito guys. Oh, maganda rin ito. Ito yung Travis Scott Air Force 1. Diba? Ganda tayo nito. Ganda nito. Kano price? Walang nakalagay na price guys. Diba? Tira natin yung box. So yun, nakita ko na guys. $645. Diba? Ito naman sa baba, parang pambatang blazer. Diba? Nasakay. Ito naman yung Tiffany na Dunks. Meron na namang mga Supreme. Ito yung Dame Lillard. Tapos ito, hindi ko alam ang tawag sa sneakers na to. Ito, NMD. Ito, Dunks. Blazer. 27,000 guys. Supreme na Air Up Tempo. Ito, Cactus Flea Market na Vapor Max. Tapos ito, Aleli May yata ito na Jordan 6. Ito, Flea Market na Air Force 1. Na red yung kanyang sun na nakalagay. Diba? Dito yung sunshine. Sunshine pala ito. Sunshine. Tapos, ito naman guys, meron din yung mga acronym. Lahat ng colorway yata ito, meron sila dito. Iba-ibang colorway ng acronym. Ayos. Ito yung off-white na Converse. Diba? Ayos. Price niya, $30,250. Ito naman guys, yung off-white na naman. Ito yung Terra Kiger 5. So meron din silang dalawang colorway na available dito. Tapos sa baba, ito off-white na Air Max 90. Ito pa yung isa pang colorway, Air Max 90. Ito off-white na naman to na blazer. Ito off-white din na Zoomfly. O ito, meron din ditong Jordan. No? Guys, Jordan 1 available din dito. Walang price. Meron naman ditong Air Max na off-white. Ito, meron na namang Zoomfly na off-white. Blazer. Ito, blazer na sakay. O ito guys, pambata rin yata ito. Pambabae. Sean Wotherspoon. Diba? Na Air Max 97 tsaka 1. Ito guys, Air Max 98. Ang tawag dito. Na, ayun o, Supreme guys. Supreme siya. Ito naman, Vapor Max na off-white. Ito, Supreme, na hindi ko alam. Ito guys, ang pinakamalupit na nandito. Halaga nito, 40,000 pesos. Ito yung Sakai na satin. Hindi pa lumalabas yata ito eh. Ito yun naman. Raybon, yung kanyang shoelace. Diba? Dalawa pa rin yan, double-double pa rin sila lahat. Diba? Suede, satin, leather. Panalo to guys, gawa natin ito ng review later. So guys, ito may Jordan 3 pa, ito Levi's na Jordan 4, diba? Air Max 1, Supreme. Uy, may Chicago sila guys. So ito yung Chicago, 53,000 to. Medyo mahal to kasi Chicago colorway. Tapos ngayon ko lang nalaman yung Chicago pala may mga extra laces. So ito yan, Jordan 1 Chicago, diba? So guys, ito yung Jordan 10 na OVO, diba? Kay Drake. Yun ang price na $90,250. Diba? Tapos ito naman, Gym Red. Walang price. Dalawa yung Gym Red nila dito. Ito pa isa. Wala rin price. Pero parang alam ko, mga 12,000 yata ito. So ito guys, hindi ko nakahawakan niya. Baka mag-crack. Diba? Sobrang napaka-mahal na nitong sapatos na ito. Ito rin yung isa pa. Diba? Breads naman. Napaka-mahal na rin yan. Hindi na natin hawakan. Ito pa isa, Chicago din. Napakamahal, nakita niya may rugby na doon. Ito, pwede nang rewakan to. Ito yung Travis Scott na Jordan 1 Low. Diba? Price nito, wala. Parang nasa 42,000 yata ang price nitong sapatos na to guys. Ito naman sa baba guys, ito yung gold to ata to na Jordan 1. Patent leather, oh. Ganda. Gwapong gwapo. So ito guys, ito na naman yung Game Royale. So
So ito yung OG na sapatos. Ito na yung retro. Diba? So guys, ito yung Chicago na retro. Ayun yung Chicago na OG. Diba? Parehas lang naman eh. Magkaiba lang ng konti ng korte pero parehas din. Oh guys, ito meron pa silang LA to Chicago na Jordan 1. Available pa rin dito sa Rift Manila. Tapos itong SBB na 3. Available din dito. So, tingnan natin kung may presyo. Ayun, oh, 16,500 to guys. Kung nagahanap naman kayo ng mga Union na blue and black, ayan, dami sila dito. Dami available. Iba-ibang sizes. Ayun, so ito, size 9 to. Size 9 to size 8. So guys, ito, sobrang mahal nito. Ito yung Mars Yard na overshoe. So yung ibang nakita ko nito, pinupunit nila itong nasa ibabaw para ma ano yung lumabas yung nasa loob. Pero ito ang maganda dito, mysterious yung sapatos na to dahil hindi mo alam kung ano talaga itsura niya sa loob. Pero sobrang mahal nito, hindi ko alam. Brother Jay, magkano to? Nasa 48,400 pesos. So yun, ang mahal nito guys, sobrang mahal. Alam niyo ba itong sapatos na to? Sobrang mahal nito. Alam niyo ang presyo nito? 300,000 pesos. Diba? So ang tawag dito, ito yung Jordan 1 ex Kobe MVP. Yun. So parang ang Jordan brand, ginawa nila ng ng sapatos si Kobe Bryant to commemorate yung kanyang MVP season. Diba? Yun guys. So, yun, may 24 dun sa taas. Yun, no? Nakalagay Kobe. Yun. Dito sa likod, MVP in gold. So, ang ganda ng laces niya guys, tingnan nyo. Gold laces. Kakaiba rin yung box nito. It's premium din yung leather. Tingnan nyo, kilings oh. Panalo. Diba? So, yan. I-review rin natin siya dito. Ito yung isang sapatos. Isang pair. Ganda oh. So, may pagka Lakers colorway din siya dahil dito sa purple. Kung makikita nyo. So, yung outsole niya is purple. White midsole. Yung midsole niya guys ha, parang dunk. So, hindi siya parang normal na Jordan 1. Parang dunk siya. Diba? Pero Jordan 1 yung upper. Tama, Jordan 1 naman yung upper niya. Tapos, yung kanyang tongue, makikita niyo, purple. Parang kulay ng LA Lakers. Sa likod, gold din yung mga nakasulat. So yan, ito yung Jordan 1 na Kobe. Diba? Meron palang collab. Ngayon ko lang nalaman guys na meron palang collab. So kung hindi nyo alam na merong Jordan 1 na Kobe, eh comment nyo sa baba. Kasi ako ngayon ko lang rin nalaman. Diba? Sige. Pero mahal ito sa paso to guys. 300,000 pesos. Ito lang yun. Mag-isa lang. So yun guys. Oh. Medyo hindi tayo kita sa camera. Okay. Kita nyo ba itong sneakers na hawa ko? Medyo malupit po, no? Ito yung tinatawag na sakay na LD Waffle na actually hindi pa siya released, no? Rumored to be released pa lang to. Ito yung satin version ng sakay na LD Waffle. So kung alam nyo, last year yung sakay naging sneaker of the year, yun yung blue, yellow, and red na colorway. Pero marami silang colorway na na-release last year. Meron sila ng black, meron sila ng white, meron sila ng green and yellow, tapos meron sila yung purple and green. So this year, ang ginagawin ng sakay, eh, instead of before, yung dito niya, di ba, parang see-through, yung main body ng sneakers, see-through. Ngayon, ano na siya? Satin na siya. So may satin theme tong sneakers na to. So kung makikita nyo, ayan, leather pa rin, yung kanyang toe guard, yung isang swoosh leather, tapos sa likod, suede. Ito naman, yung pangalawang toe guard niya, suede din. Yung sa eyelet niya, ayun, makikita nyo, double pa rin. Oh. May, sa ibabaw, makikita nyo yung suede. Sa ilalim naman, makikita nyo yung leather. Diba? Tapos dito sa likod, hindi double yung kanyang heel tab. Tsaka itong heel counter. Pero, makikita nyo, actually, yung heel counter parang double. Kasi ito yung isa. So, suede to, tapos to leather, tapos connected na siya dito sa swoosh. Diba? Kasi yung kanyang midsole is the same. Same pa rin katulad ng mga
same pa rin katulad ng mga ibang mga sakay na double pa rin yung midsole niya, ayun pa rin. 'Di ba? Tapos yung kanyang outsole is yung waffle na outsole, 'di ba? So ngayon sa insole niya black. Black na kalambot, 'di ba? Comfortable siya. Tapos makita niyo yung Nike Sakai branding. Surely dito rin yung Nike Sakai na branding din. Tapos ngayon, ito yung kakaibang nakakatuwa dito, guys, no? Tinan nyo yung laces niya. Yung laces niya, parang ribbon. Black ribbon siya. Tapos ito naman, parang rope laces na napakanibis. So, dalawa pa rin yung laces niya, pero magkaiba. Isang ribbon, tapos merong gold na pang-hold dito sa yung tip niya, gold. Ito naman, may plastic yung tip niya, pero ito yung rope, diba? So, double laces din siya. So, basically yon, double lahat dito sa sneakers na to. Makikita nyo, di ba? Double yung kanyang toe guard, double yung sa lace eyelets, double swoosh, di ba? Double yung heel counter, double tongue, double laces, double itong midsole. Ayun. So, ito yung Sakai na LD Waffle na bagong version ngayon 2020, unreleased pa. Meron na dito sa Secret Fresh, di ba? Binibenta nila to at 40,000 pesos. Diba? So yun, sana magkaroon din tayo nito soon. Ayan, eh. Ganda, guys. Panalo pa natin natin yung isa. So itong isa, ganun din. Ganda ng pagkakagawa nito. Actually, parang mas gusto ko pa siya, no? Meron na kasi ako nung original na waffle, OG na colorway, yung blue. Kaso medyo mahawa kasi yun, yung dito niya, yung suede material niya, medyo mahawa yun. So, bihira ako siya gamitin. Okay, pero nagamit ko na siya maraming beses. Ngayon yung black ko, hindi ko siya ginamit. Ngayon binibenta ko siya kasi parang mas gusto ko to. Mas gusto ko tong sapatos na to. So guys, ano, nag-enjoy ba kayo sa mga pinakita kong sapatos niyo dito sa Rift Manila? So yan guys, that's about it. I hope nag-enjoy kayo sa video natin today. I hope nag-enjoy din kayo sa pag-review ko dito sa unreleased na sneakers na to na available na dito sa Secret Fresh sa Rift Manila. Anyway, I just want to remind you guys na meron tayong ongoing giveaway. We're giving away up to 4 Yeezy 380 Alien. At bukod doon, meron pa tayong isa pang giveaway, yung up to 20,000 worth of sneaker shopping. Dito lang yan sa Lifestyles and Sneakers. So kung gusto nyo sumali, check out the description box down below para sa details at follow nyo lahat ng mika. Anyway guys, that's about it. I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.